maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang ulam o ang giant freshwater prawn or giant river prawn sa ating bansa. Minsan nga napagkakamalan itong lobster, pero alamin natin kung ano ang ulam at nikita ka ba dito at ano ba ang tamang pag-aalaga dito. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo. Ito po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, meron po tayong makakasama. Siya po ay agriculturist, organic aquaculture person ng B4N FFTC. Kasama po natin ngayon si Sir Sadi Kachanova. Hello po! Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, ma'am. Hello po! Sir! Pag-uusapan natin ngayon ay ang ulam. Sabi ko nga, hindi ako masyadong familiar. At meron ngang parang pagtatalo pa sa isip ko kung ang ulam ba ay hipon, lobster, o meron pa isang klase yung maliliit na ano, pero hindi naman pwede kasi malaki siya. Ano po ba ang ulam? Ang ulam po ay isang klase ng crustacean na inaalagaan po ito sa tubig tabang. Pero po in nature, kung babalik natin sila sa natural habitat po nila, sila po ay nanganganak sa gawing may alat, yung tinatawag po natin brackish water. So, pag nanganak na po sila sa brackish water, iiwan po nila yung kanilang larvae at yung mga inahin po ay babalik na uli sa tabang. Kaya po yung talubungan ng tabang at alat, na tawag natin sa swarming, yun po ang breeding ground nila. Ngayon po, yung anak na may iiwan dun sa tubig tabang, yun po ay magsusurvive ng nasa 30 to 45 days. At pag yun po ay naging post larvae, yung mukha na talaga siyang ulang na maliit, siguro mga nasa more or less 2 cm na siya, hahanap na po uli siya ng tapang. Babalik uli siya sa tapang para dun sa grow out phase. Dun po siya lalapit. Tatadrumus po ang term natin doon. Tatadrumus. Oh, sir, sabihin, nagbe-breed sila sa tubig alat. Tapos babalik sila ng tabang. Tama? Yes po. Halos pare-parehas lang din ang itsura niya. Ang pagkakaiba nila ay yung abdominal segment niya sa ilalim ay mayroong pointed part yung lalaki. Kakapain niyo sa ilalim ng tiyan niya, yung first abdominal segment niya sa ilalim. May makakapakang matulis doon na pointed sa lalaki. Sa babae, wala. Round lang yan. Opo. Ayan, napag-usapan na natin yung pinaka-physic ng ulam. So ngayon naman, Sir, pasok tayo sa paano ba yung pag-aalaga, saka paano magsimula kung gusto mo magkaroon ng sarili mo. Let's say, hindi muna hatchery, farm lang muna. Okay po. Kung interesado ka, siyempre dapat mag-inquire ka sa mga nakakaalam tungkol sa ulam, sa opisina ng mga PFAR, at maging sa mga provincial offices po natin, meron tayo. So mag-inquire po tayo doon at
magtatanong tayo kung may seminar. Yung iba naman po kasi yung mga regions natin at kami dito, meron kami mga scheduled seminar sa loob ng isang taon. So kung pwede rin po namin silang bigyan ng technical assistance through one-on-one, it's pandemic, so via phone or via social media, pwede kami magbigay ng technical assistance. So doon po pag-uusapan, ituturo natin, i-relay natin sa kanila, yung ano ba yung unang-una, so, dapat yung site, applicable o feasible yung site. Tignan natin yung ibigyan natin ng consideration yung tubig na dapat throughout the year ay may kukuran sa ng tubig at yung source ng PPL kung saan siya pwedeng makakuha at pati mismo na yung technology. So meron tayong mga brochures, meron tayong mga video na pwedeng ibigay sa kanila at napanood, nabasa nila para magkaroon sila ng first-hand information and then balik sila sa amin para sila magtanong din and then discussion. Hmm. Kayo naman ay continuous na monitoring, no? Halimbawa, pag nagsimula na, sila sa aalaga ng ilang. Opo, nakatutok din po kami sa kanilang pag-aalaga para pag may feedback sila na bibigyan natin kagad ng kasagutan. Opo. Pero ano bang klaseng tubig ang pwede natin gamitin para dito sa ulang? Saka ano ba to? Katulad din ba to ng ito saka ng tilapia na meron silang area per isang isda eh itong ganito kalaki yung area requirement kasi kailangan nyo lumangoy, di ba? So may sukat din ba para dito sa ano ba to? Freshwater pond? Wala naman pong pinagkaiba yung fish pond na ginagamit natin sa mga hito at tilapia. Maaari natin siyang gamitin yung fish pond sa plant. At kung sa pagmumula naman po ng tubig, kung wala tayong makukuhanan na shallow footwell, spring, maaari natin gamitin yung tubig sa irrigation, tubig sa ilog, tubig sa lawa, sa dam, yan po, pwede natin gamitin yung mga. At meron din tayong tinatawag na anong sistema, culture system. So kung first timer po yung interesado, ang ituturo muna natin sa kanila ay extensive system. Ibig sabihin, kaunti lang muna yung pag-uumpisahan din ng pag-aalaga. Ang pagbabasihan natin dyan ay 1-3 piraso per square meter. So kung medyo by experience, nagustuhan nila, maganda yung naging output niya, pwede na natin siyang iakyat sa semi-intensive. So, dagdagan natin yung per square meter, no? Kung gano'n sa kadami. Pwede na siyang maging 4 hanggang 7. So, may mga equipments ba na required para sa pag-aalaga po ng ating mga kung basal, let's say, balak mo palang mag-fish pond, siyempre gagastusan mo yung pond development. Papakuntay ka, may assistance dito kami dyan. Meron din po kami engineering section dito, makapag-assist sa kanila. Turuan silang ibigay yung layout kung paano yung pag-gawa. Pero during the process ng culture period, sa backyard, patulad sa organic, ang kailangan mo lang naman dyan ay kung gagawa ka ng feeds, meron naman nabibiling yung maliliit na manual fertilizer, yung kinakamay lang. Pwede na yun kasi maliit lang naman yung area mo. Hindi ka nabibili ng feeds, gagawa ka lang ng sarili ng feeds. Ngayon, kung ang source mo naman ay tubewell, kailangan mo ng water pump. Kailangan mo ng water pump para makapagpatubig ka sa fish pond. Pero kung galing lang naman sa river and irrigation, kung mas mababa yung pump mo doon by gravity, pero kung mas mataas yung pump mo dito sa source, ipapump mo rin. Bibili ka rin ng water pump. Water pump. Opo. Pero may nakikita ko mga nets eh. Tumatagal ba yan? Kasi di ba may tiyatawag silang jumping swing? Yung jumping jumping salad is yung mga native natin na maliliit na ipon. Yung nakikita mo mga nakahapa,
kanet sa mga fish pan, maaaring ginagawa nila yung nursery. Ibig sabihin, pag maliliit yung nabili nilang fingerlings, sabihin, ilalagay muna nila sa loob ng papa. Oh. Na nursery po nila yan ng, let's say, more or less mga 1 month. Kasi masyado maliliit pa sila, medyo palalakihin nila at saka bibigyan nila ng magandang pagkain, pero may tumalakas na pala. Kawawalan nila sa fish pan. Opo, ganun pala. So, parang preparation bago pa kapunta sa fish pan. Opo. Yes po. So, nabanggit mo yung pagkain. Ano ba yung kinakain ng ating mga ulam? Kasi sabi mo kanina, ikaw, kaya mo mag-process ng sariling pagkain. At saka, ano ba pinagkaiba ng organic sa conventional? Ganito po yun. Since wala pa po talagang available commercially na pagkain talaga ng freshwater prawn, yung ulam. Ang meron lang mabibili natin sa commercial market, yung pagkain po ng shrimp, yung baname, saka tiger prawn. Ngayon po, kung mag-a-adapt ka sa organic at gusto mong gumawa ng sarili mong kids, ay mas makakatipid ka ng mga more or less 20-30% in terms of food traditional cost mo sa ito. So, kung meron ka namang area na pagtataniman mo ng, let's say, malunggay ay napakataas po yun. Ang pag-aalaga ng duckweed o asola ay ilalagay mo lang din sa loob ng ulam pong net. Mabilis po siyang gumamit. Pwede ka rin gumamit ng mga madre agua, pagkos ng kamote, pagkos ng kangkong. Yun po yung ipoprocess mo. Kaya nagdadaan ka sa processing, ibibilad mo siya at ipupulverize para magawa mo siyang pellet. So para mapataas mo yung food protein at saka maging pellet siya, siyempre, magdadagdag ka lang ng maliitan naman na kutsyento, 1-2% na oil. Saan mo nga nagkukunin yung oil? Coconut oil. Sa farm, diba? Marami yan. Kasi source po ng fat yun. Gawa ka ng oil mo to coconut na makukuha lang dyan sa paligid. Ano ba yung source ng calcium mo? Yung oil po at saka sulid na shells, pag binilag mo yan at pinulverize mo, source na po ng calcium. Calcium. At 1% na vitamins. Pwede ka nang binili sa commercial nun. Vitamins na yan. Tarak. At saka meron ding water para magtikit-tikit sila. Pataanin mo na yung sa iyong pelletizer. Instantly meron ka ng pellet. Kaya pala nung nakita ko, medyo ma-brown, halos mukha talaga siyang pellet kasi may kasama siyang tarak. Yes po. Mayroon pong formulation yun. Binibigay din po natin yun sa mga fisher folk natin. Tinuturuan natin sila actual at binibigay natin yung formulation. Opo. Tatanong ko pa naman, ano po yung ratio? Medyo makaka na yung discussion. Pero kung kayang, ano, kung kaya nang mabilisan, kasi po dapat ang lahat ng ingredients mo, alam mo yung crude protein. Let's say, local fish meal. Yung local fish meal po ay nasa more or less 40-50% ang crude protein. Ang inclusion rate mo doon, o yung ratio sinasabi mo, 20% lang noon ang gagamitin mo. So sa malunggay, kukuha ka ng 20% din. And other ingredients, 20%. 10, 5, depende po sa available mong materials. Yun yung inclusion rate na sinasabi natin. Kaya mas marami kang ingredient, mas maganda. Opo. Ang malunggay naman, all year round eh, di ba? Hindi ka na may hirapang maghanap. Madaling mabuhay kahit saan yung panin. Kahit putang yung fish pan mo. Saka yung madre de agua, sir. Yes po. Actually, ginagamit niya sa mga livestock. Baboy, kamoy. So, ginagamit din po natin. At madali lang din po magpatuto doon. Ayan, so maganda lang na-discuss na natin yung sa pagkain ng ulam. At interesante na kaya mo palang kukuha ng sarili na pagkain. Kasi magkano din po ang feeds. Kung bibili ka,
sa market. At sabi mo naman, eh wala talagang available pa ng feeds para po sa ulam. Kaya maganda na matuturuan natin yung mga kasamahan natin ng pamamaraan paano nila mapapakain ng healthy ang ating mga alagang ulam. Pero sir, ano ba talaga yung karakteristik ng ulam? Hindi ba siya carnivore? In nature po ay carnivore po siya. Dalas po yan kung sa natural condition, lahat po ng mga nabubulok na bagay, mga composted na bagay sa ilalim ng tubig ay kinakain po nila. Yung mga shells po na nasa ilalim ng tubig, sa kaya din ng tasagin, kinakain po nila yan. Mga worm po, mga insect po sa ilalim ay kinakain po nila. Nagkakaroon po ng cannibalism sa grow out system natin sa pan. Pagka po meron dumadaan sa molting process. Pag mumolt po sila, nagpapalit sila ng shells. No? Parang sa ahas, yung tawag natin dyan sa Tagalog. Naghunos. Naghunos po sila. Oh yes, naghunos. Opo. Naghunos. Yun po yung time na pumapasok yung cannibalism. Pag alam po nilang kamumolt lang ng isang ulang, very weak po siya, mahina-mahina. Kailangan niyang magpa-hard blend ng kanyang shell. Kaya po pag nakita sila o naamoy sila ng mga hard nagiging shell na ulang, sila. Nagiging target sila, kinakain po sila. Oo. Pero naiiwasan natin ito? O talagang kasama na siya? Actually po kasama siya sa sistema ng grow-out. Pero pwede natin siyang maiwasan sa pamamagitan ng paglagay o paggamit ng tinatawag natin mga shelters. Ang shelters po ay yung magiging taguan nila. Lalo na kung mainit din kasi ayaw nila na masyadong mainit during summer. Naghahanap po yan ang taguan nila. Ito naman po ay gawa ng sakawayan, binigkis na kawayan, ang binigkis na stem ng sampalo, yan, natibay po yan. At yung iba, ang ginagamit nila, mga putol-putol na PVC. Opo, tapos itutuhog lang natin ito dun sa ano, sa pond. Yes po, dapat nasa ilalim sila, nasa lupa. Dahil yun yung pinakamalamig na portion sa fish pond natin, doon po sila mag-i-stay. Opo. Sir, gaano katagal ba ang pagpapalaki ng ating mga ulam simula sa pilya hanggang pag-grow out? Since start tayo sa pag-grow out, ano, paghulog mo yan sa fish pond, bibilang ka ng ang binibigay kong range ay 4-6 na buwan. Kasi yung 4 na buwan, pwede ka nang mag-start ng selective harvest. Ibig sabihin, piliin mo na yung medyo malalaki o marketable size. And then, after a month, harvest ka uli, hanggang 6 months, maximum na 6 months, yung total harvest mo na siya. Yung ika 6 months niya, baka ang natitira na lang noon, mga wala nang 50% ng stocks mo, na-harvest mo na yung nag-pre-harvest ka ng 4 and 5 months. Kasi depende din po sa sizing ng sir yung harvest. Yes po, depende nga din sa size. Pero usually pag yung iba kasi po ang technique nila, gusto nila mas malalaki, aantayin nila yung 6 months, hindi mo na sila mag-pre-harvest para mas malalaki. Eh sir, yan, nabanggit mo yung harvest. Eh tuloy-tuloy na. Paano para mag-harvest ng ulam? Saka ano yung mga dapat tandaan? Pag nag-harvest po ng ulam, kung maliit lang yung area, doon nila kinukuha sa shelter. Meron silang net na pang salok, itataas nila yung shelter. So ipapagpag lang yung shelter, makukuha na yung mga ulam. Pero kung ang area mo naman medyo mas malaki-laki na ng konti, let's say, nasa 1,000 to 2,000 square meter na po, ginagamitan na po ito ng tawag natin pupot o yung same net. Yung ginagamit din sa tilapia, same net po ang tawag natin. Yun po yung ginagamit natin din pang harvest sa ulam. At yan naman po ay may matitira din yan eh. Hindi 100% makukuha mo ang ulam sa fish pond. So pag drain mo yan, may matitira pa yan mga 5 to 10%.
ng total population ng Hispan. Pag-drain, kolektahin mo lahat, and then i-prepare mo na uli yung Hispan for the next cycle. Opo. Sir, paano naman yung pag-store natin ng mga na-harvest na? Saan natin ilalagay? Ang trend po dito ngayon, lalo na dyan sa Bulacan Central Luzon, pagka harvest po ay chill nila yan sa 1:1, 1 kilo of ulam to 1 kilo of ice para yung freshness niya ma-retain. Yes, ma-maintain. Opo. Maintain. And then, ita-transport na yan, i-dadali na sa market. Meron namang iba na gusto live, kasi pag live, mas mahal, no? If added dun, dun sa price ng iyong ulam. Pwede po yan mabuhay, ilagay sa isang malaking container. Let's say 1 cubic meter yung container mo. Mag-provide ka lang ng aeration. Pwede mo yan i-transport ng live. Let's say from here, Muñoz to Manila, buhay po yun. May mga consumers kasi tayo na gusto live, lalo na mga restaurants. Opo. Inilalagay kasi nila sa aquarium eh. Tapos pipiliin mo ano yung papaluto mo. Ganun yung setup. Opo. Tama. Opo. Sir, sa ating kwentuhan, no, parang madali lang eh. Kasi 6 na buwan ka maghihintay. Tapos ang pagkain, di kaya mo naman na i-produce dahil pwede pumuhalin sa iyong backyard. Pero ang sakit na katotohanan, may tumatama pa rin pong sakit sa ating mga alagang ulam. Ano-ano po ito? Saka paano natin ito masusolusyonan? Sa ngayon po, dahil wala pa naman masyadong ganun kadami ang nag-aalaga ng ulam, mataas po ang tolerance ng ulam in terms of sa mga diseases. Hindi po sa kasi katulad ng mga marine shrimp natin, talagang halos namatay ang industriya dahil sa sakit, yung mga virus, ano? Parang pandemic din. May pandemic din po ang mga shrimp. Yung po tinatawag natin yung white spot disease syndrome, yung WSSD, ano po? Way back 20 years ago, dyan po bumagsak yung industriya ng pag-ihipon. Ng hipon. Opo. Ngayon po sa akin, wala pong mga findings pa na talagang sakit na katulad ng mga virus. May mga nakita na pong sakit na virus ang ulan, lalo na sa ibang bansa, China. Si China po ang number one yan eh, na nag-i-export. So may mga lumalabas na. Siguro kung highly intensive ka, yun yung hindi sa environment friendly na food system. Doon lumalabas yung mga virus. Pero dito po, as of now, sa atin sa Pilipinas, wala pang ganong kagrabe na sakit ang ating mga ulam. So yung mga virus na nasabi mo kanina, paano mo ba? Halimbawa, siyempre may nag-e-export katulad ng sa ASF. Wala namang may gusto na magkaroon ng ASF. Pero dahil merong export na pumasok sa atin na merong dalang ASF, lahat tayo naapektuhan. Sa atin ba? Sa ating pag-uulam, ay meron ba tayong paraan para hindi tayo maapektuhan kung bawa nga merong export ang China sa atin o iba pang bansa na merong mga may sakit? Ito po, actually, ang ulam po ay hindi yan kasama sa mga i-import natin kasi marami naman po yan sa ating natural water. At saka, wala pa hong nagpo-commercial culture dito sa atin sa ulam, puro backyard, small scale. At naiiwasan po natin yung mga sakit na yan sa pamamagitan ng GAQP natin. Meron na tayong Philippine National Standard for Freshwater Prone. Yan po ay... Uy! Gabi yan sa nauna pa kayo sa ibang ano. Meron na kayong standard. Po, yes. Yan po ay ginawa namin, kasama namin sila Sir Wesley. Through BAPS, Europe Agriculture and Fishery Standards. Doon po lahat ginagawa yan. So, doon po kami gumawa, nag-create kami ng standards. Ito pong organic aquaculture, may standards na po tayo dyan. Ito pong organic feeds sa aquaculture, may standards na rin po tayo dyan. At dito sa ulam. Kaya po, kung good aquaculture practices,
ay ipapalo ng ating mga fish farmer, fisher folk, may iwasan po natin talaga yung sakit. Good to hear, sir, na meron na tayong standard na sinusunod kasi maganda yan sa ating mga kababayan. Talagang makakaiwas po tayo sa mga kung ano-ano mga sakit o hindi lang sakit eh, yung mga dilema na pwede nating magdaanan dahil meron na tayong sinusundan. Pero sir, puputulin ko muna ang ating usapan. Kailangan muna natin mag-break. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama ko pa rin po si Sir Sadi Kachanova. At dito nga po sa ating GovTree or sa ating sunod na parte ng ating show, eh magtatanong po ako kay Sir Saldi, galing po ito sa ating mga kasamahan, no? Na gusto pong simulan din yung pag-uulang pero hindi nila alam kung paano. So meron po ako dito galing po kay Lee Lester Trinidad. Anong type po ng water ang pwede at safe to use at ano-ano po ang food nila? Okay po. Ang klase po ng tubig na pwede natin gamitin sa pag-uulang ay halos parehas din doon sa ibang isla at tulad ng tilapia. Kung ang source po natin ay pwede sa irrigation, sa river, sa mga reservoirs, dams. Pero pag ang pag-uusapan natin ay yung talagang quality ng tubig, medyo gagastos ka nga lang yung mga shallow tube well natin. At may mga area din po na free flowing yung tawag natin. Like dyan sa Pantang Valera, Aurora Province, ang mga pispan po dyan ay kusang lumalabas yung tubig sa spring. Sa puyo na napakagandang quality para less gastos ka at saka malinis po yung tubig na. Tubig, opo. Natural. Alam mo, maganda po talaga dyan sa, sa Aurora. Yes po. Ang tanong niya po eh, ano daw yung pagkain daw po? Yung pwedeng pagkain. Okay po, ang ulang naman po talaga ay dapat kailangan niya ng mga high protein feeds. Ano po? Since ang pinopromote po namin ay organic, kaya po ang mga pagkain niya ay pwede lang natin makuha sa kusina. Yung mga leftovers po natin, katulad ng nagpalat ka ng carrots, patatas, kamote, no? Yung mga tubers, mga grains, tatagtarin mo lang siya, pwede mo siya magbigay doon sa ating ulam. At doon sa mga palayan na pinapatay nila sa pamamagitan ng insecticide, yung mga kuhol. Oh. Kung makukuha po natin yung kuhol, ay napakataas po ng food protein yan, animal source na protein. At tarin lang din po natin yan, o lunch, isang kulo lang, and then tatarin, ipakain na natin sa ulam. At yung shares niya, ipunin niyo. Kasi pag muha ka ng farm-made feeds mo, yun ang source mo po na calcium, diba? Yung sinabi natin kanina na papalitize mm-hmm. ko siya sa samang buong. Yung mga freshwater mussel, yung mga sa Bulacan nga, yung ano eh, saging, dahil marami silang saging. Marami Opo. Silang nyug. Opo? Yung nyug naman ay yung matigas na parte niya, yung ginagawang gata, ano po. Yung iba po yun, iniihaw para medyo mawala yung oil. At tinatagtag yun, yung binibigay. Sa palengke, yung mga nag-grated coconut, di ba? Yung sapal. Pag naanis mo na yung patas nun, ibilad mo lang ng konti, pwede mo nang gamitin kids. Ito po yung mga tinatawag nating non-conventional kids, pero hindi naman araw-araw kasi baka maging pasuratan po yung ating kids. Diba? Namulutang dun sa sa pants. Meron din pong limit yun. So maliban doon sa mga nabanggit ko, bulate. Kung nag-permiculture ka, may maliit kang permiculture, yung bulate po ay napakataas po ng good protein niya. And then, ang isa pang maganda rito, isama ninyong permiculture ninyo sa inyong fish pond project production. Kasi po yung vermicast ay napakagandang pataba o fertilizer sa fish pond. So, tignan natin yung conventional. Noon po, napakamahal ng chicken manure, kain ng manok. Yan po yung ginagamit nilang pataba sa pista. Pero ngayon po sa organic, inaalaw po namin ngayon yung paggamit po nyo ng vermicast kasi
ito po ay kayo mismo ang magpuproduce at kikita ka pa kasi ibibenta. Napakamahal po ng vermicompost. Benta mo yung vermicompost mo, yung bulati mo. Meron ka pang ganit sa fish pond. Nakalimutan ko pong banggitin kanina, may vermiculture projects kami dito. Pag surplus yung aming ANC, yung worm, yan po ay nasa 60-65% ang food protein yan. Napakataas. Sinasama din po namin yan as feed ingredient doon sa ating. So, well, ano talaga? Gamit na gamit. Yes po. Yung principles na within the farm, yung lumabas ka man lang ng commercial market, hindi na yung bibilin mo halos lahat ng inputs mo sa farm. Opo. Ayan, sir. Very well said. At ito yung isang tanong galing po kay Bobby Valdezir. Paano ba mag-umpisa mag-alaga ng ulam? Marami po dito sa amin sa ilog, minsan ginagamitan ng kuryenteng debattery. Sa wild po kasi, hindi natin ma-sure kung Rosenbergi, katulad yung sabi ko po kanina, yun po kasing ibang species, mahirap i-culture in captivity, yung malagay ng pagkakusapan. Pero kung ma-identify natin siya na Rosenbergi, kung makukuha po natin yan sa ilog, minsan kasi pag nakuryente na, parang affected na yung growth niya eh. So dapat mahuli lang natin siya sa pamamagitan ng ibang klaseng paghuhuli, no? Yung hindi kasi environment friendly yung pagkuryente. Pwede po natin alagaan, maiipunin natin, ilagay natin sa isang fish pot. Ngayon lang po, kung talagang gusto ninyo ng bumili na o mag-ask ng assistant sa mga ahensya po ng VPAR, pwede na rin po kayo mag-request ng Postar Bay kayong malapit na agent. Ay, nagbibigay kayo, sir! Kasama po sa programa natin, pero dapat matrain muna yung mag-aalaga at saka very small amount lang po, mga pang backyard scale, let's say. Opo, pang simula. 1,000 pieces. Opo, kasi ang dami ko nakikita, saan po ba makakakuha ng sibilya, saan po makakuha ng fry, meron po ba dito, meron ako nakita, albay pa nga, meron pa isa, nasa Negros daw sila, tapos Batangas, iba-ibang lugar, parang buong Pilipinas na po talaga ay gustong mag-ano dito, venture sa pag-uulam. Opo. Ano lang po sa ano namin ngayon, para ano namin sa higher officials namin na bigyan pansin itong programa sa ulam para makapagpatulong tayo makapagtayo ng mga small hatcheries dun sa mga local society sa Mindanao, mga interest rate. Para naman po dun sa talagang interesado, kahit backyard scale lang ng mga hatcheries, matugunan po sa mga nangailangan. Opo. Sir, ito, nabanggit ko yung hatchery. Paano daw po ba yung hatching? Sabi ko yan ni Pinipini si Mendoza. Paano po yung pag-hatching, ano? Opo. Sir, ito ba, ano ba ginagamit natin dito, AI, artificial? Hindi po. Ang hatchery po kasi ay, di ba sabi ko kanina, in nature, ang breeding ground nila ay brackish water. Gagayahin mo sa salt water. Gagayahin mo po yun sa hatchery. Itimpla ka ng tubig tabang at tubig alat. May alternative naman na tayo. Pwede tayong gumamit ng artificial brackish water. Magtitimpla tayo ng mga different kinds of salt elements para mag-produce natin yung 12 parts per thousand ang kailangan. 12 ppp na brackish water. Para makasurvive po yung anak niya. Ang una po yan, i-pair natin yung babae at lalaki na adult at hihintayin po natin mag-mate yan and then mag-buntis after usually 21 days po yan eh para makita natin kung buntis na po yung babae, ang tawag po natin dun ay gravid female, very or gravid female. Ibig sabihin, ang itlog niya nandun sa kanyang paper at dito sa kanyang ilalim ng chan. Yan po, pag kulay dark gray na po yan, mag-hatch na po yan within 24 hours. So, inagay na natin yan sa container na may brackish water. So, mag-hatch na po yan. And then, after hatching niya,
sa brackish water, more or less 30 to 40 days sa brackish water hanggang mag-post-larvae ng tao. Ayan sir, nabanggit mo yan yung pagka nagkaroon na siya ng mga baby, no? Ito naman, tanong ni Joy Bean Lalberry. Lalbehari pala, Lalbehari. Kumusta? Ang isang freshwater prawn po ay nakakuha ko ng ilang sanggol. Dapat ko ba ilipat ang mga sanggol sa ibang tangke o isama sa nanay kita? Dapat po, pag nag-hatch na siya, kasi pag nag-hatch na siya, maglipan mo yung larvae nasa ibabaw ng surface ng water. Yung babae po ay inaalis na po agad yon, ibalik nyo na sa feeding container ninyo. At yung pong larvae ay pwedeng doon nyo natimplahan yung alat, or dapat kung may timpla na siya, pwede naman po mag-hatch siya sa fresh water, lipat mo sa brackish water yung anak. Or pwede rin doon mo na paanakin sa brackish water. Pwede po yung dalawang option po na yan. Naalis po yung inahin pa rin. So ito huli, huling tanong niya. Maari ko bang pakainin ng poultry feed ang aking ulam? Poultry feed? Yes. Yes po. May mga nababasa akong mga papers na ginagamit nga nila yung pagkain ng ano. Pero ito po ay, ito po ay para to survive. Hindi para mapaganda yung laki kasi napakababa po ng crude protein ng pagkain ng manok. Napakababa. Mm. So, ang kailangan po niya ay mataas na protein. Opo, so parang hindi siya enough. Mas maganda pa rin kung magagawa ka ng sarili na merong mataas na number of protein. Ito sir, tanong po ni Amy. Ako pala yun. Sir, magkano ba investment natin para sa ulam? Saka return of investment, magkano? Or magkano aabutin? Para? Sa hatchery po, nailimbag na po ito dun sa newspaper ng aking boss nung 10 years ago. Sabi niya ay 200,000 you can start a backyard hatchery. That was 10 years ago. 200,000? That was 10 years ago. Kaya siguro magdagdag tayo ng 15%. Ayan yan. Sa ngayon. So, more or less 250 to 300,000 for a backyard hatchery to produce 50 to 100,000 post-larvae. Yes. Ang return on investment dito ay papatak naman siya ng more or less 40% at hindi aabuti ng 2 years yung payback period. Kasi maraming cycle naman yung pag sa grow-out naman po, ito sa existing fund, ano? Kung meron kang 1,000 square meter, ang production cost, operational cost mo rito is around 12 to 15,000 pesos. So, 1,000 square meter. So, lahat na po yun, yun yung production cost mo, or operational cost. Ang rate of return naman po nito ay doble. Madodoble po yun yung product, yung operational cost mo after harvest. Opo. So maganda din na mag-venture sa pag-uulam, lalo na ngayon eh. Medyo maingay na po ang industriya ng ulam eh. Marami na nakakita ng potential at parang marami na rin yung maganda yung kita. Opo, kasi sa ngayon, sa social media, yes. Naobserbahan ko dahil siguro kaya effect ito ng pandemic natin, no, na maraming mga nasa bahay may perang konti, gusto mag-invest, nakikita nila yung ulam, lalong-lalo na sa hydro aquaponics, in-incorporate nila ito sa aquaponics. Kaya po, dito lang po sa amin sa ngayon ay talagang yung target namin na kakaunti this year ay napakarami pong nakapila. Pasensya na po dun sa iba, talagang yun lang yung target namin, baka hindi sila mapigya. I-refer din natin sa ibang deeper station. Opo. Sir, bago tayo magtapos, ano pong encouragement nyo sa ating mga kababayan na gustong pumasok po sa pag-uulam? Sa ating pong mga kababayan,
Kung dumadami na po yung interesado at hindi po matugunan ng ating ahensya kasi po mga private enthusiasm or interested ay pwede naman namin pong ituro sa inyo yung teknolohiya ng pag-hatchery. Kung willing po ang isang grupo, isang kooperatiba, isang individual, ay iparating nyo lamang po sa ahensya ng BFAR. At yan po yung hinahanap namin, dapat nakapag-put up tayo ng mga tutulong sa amin na private hatchery para po dun sa mga demand na tumataas dito po sa ating land. Thank you po, sir. Sir, marami kami natutunan dito sa inyong pagbisita sa amin. Eh, alam ko sa susunod magkikita pa tayo. Meron pa tayo ulit. Opo. Meron pa isa pa tayong topic na pag-uusapan. At excited po ako. At sana yung ma-work out natin yung schedule para mabigay na natin yung mga informasyon na katulad nito sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Sir Sadi. Maraming salamat po sa mga tagapakinig at sa inyo, Ma'am Amy, sa inyo, Ma'am Amy. Thank you. Opo, more power, Sir Salty, at sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagsama. Ito po ang Agree Ako Dyan.